Well, anyway, mga bossing, no, last Friday yata, no, nakuha natin itong old DB Audio na amplifier, karaoke amplifier set na siya, no, which is yung model is 551M14. So, siguro lumang model na to ng DB Audio kasi hindi ko na siya ma-search online, no. Pero itong pinaka-box niya, itong pinaka-box is kasama na rito yung amplifier nasa loob niya. So, nandun sa likod. Yan. Okay. And then, so, matutuwa kayo dito, may digital control siya. Ito yung pinost ko dyan eh, na tinotroubleshoot ko na nakaraang kasi sira yung mga micro switch niya. So, may kasama tong dalawang surround, which, ayan, itong nakuha natin. So, good naman siya. Okay naman bumayo, etc. Naging plano ko lang sa kanya is idagdag ko siya dito sa ating hi-fi setup at gawin ko lang sa buffer. So, at ito yung naisip ko, yun nga, papalitan ko yung stock na speaker niya. Ayan. At ito ang ipapalit nga natin, yung ating kakanbox lang na hybrid. Okay? So, ano lang din to, trial lang dahil ang amplifier nito is 100 watts ang rate niya eh. Nakalagay sa kanyang specification, although nung chinek ko naman yung amplifier niya, mukhang malakas dahil malaking transformer, ano. So, ang ginawa ko na lang, hindi na ako kumuha ng 100 watts na subwoofer, kumuha na ako ng mas mataas ng konti. So, para tignan natin kung mababalagbag niya pa rin, or kung paano. So, okay naman tong performance niya. Nga lang, hindi ko pa naayos yung mga switch na sinusundot-sundot ko pa lang. Kaya, napapagana naman natin, yun nga, ang habol ko nga lang is, magkaroon ng subwoofer dito sa ating setup. Okay? So, yun nga lang, hindi ako masyadong kumbinsido sa performance nung nang naka-install na stock speaker since luma na rin naman, eh medyo nababalagbag niya na. Kaya ang ginawa ko pa rito mga bossing, kahit yung kanyang box na mabigat, eh may naririnig akong kalampag sa mga gilid. So, tinignan ko kung saan galing yung kalampag dun sa ano, may nakaangat dun. So, tinurnilyo ko yan. Yan, iniskro ko. So, nawala na yung kanyang, yun, yung kalampag na yun. So, ayan mga bossing, DB Audio na ha. Yan yung model niya, 51M14 mga bossing. Ang input niya sa likod is 5.1 eh, pero upon checking naman, alam nyo na si ano lang nila yun, kumbaga marketing strategy. So gano'n naman, no? So ano pa gagawin natin mga bossing? At ito nga, syempre feature ko muna bago natin upgrade. Yan yung DB Audio na old school karaoke amplifier and speaker set. So upgrade time mga bossing, let's rock and roll. Naka-stock na ano to, yung DB Audio na woofer yan. Ang volume natin is nasa 16. Tapos yung subwoofer volume niya is sinit ko ng wait lang. Yung bass niya 4 at yung kanyang wait. Naka 50 yung subwoofer volume ah. Nakikita niyo ba? Yan. So ito stock. Good naman siya kaso, siguro dahil luma na yung woofer, nababalagbag na siya ng amplifier niya. Sabi ko nga, gagamitin ko lang siyang low para sa ating hi-fi setup. Susubukan natin palitan ng subwoofer yan. At kung ano subwoofer yan, ay i-unbox natin yan mga bossing. So, meron kasi tayo ditong lumang DB Audio na karaoke amplifier set, no? May subwoofer siya, and then meron niyang kasama sa package siyang pag binili niyo dati is may dalawang surround, no? Hindi ko alam kung may center or ano pa yan kasi yung input niya doon is 5.1 kuno. So, ang gagawin ko dito mga bossing, sasama ko siya sa sound sa ating hi-fi setup as subwoofer lang. So, kasi hindi ako masyado masaya doon sa payo nung kanyang stock na speaker, siguro dahil luma na rin. Ay, ganun na rin. Pero okay naman bumayo. So, kaya lang ang gagawin ko is, papalitan natin yung pinaka-subwoofer niyan. Soundcheck lang muna natin yung magiging diferensya. Okay?